Okay, no? So this time, medyo ano, pag-usapan naman natin yung mga scaling, mga ganyan. Ano yung gagawin natin? Halimbawa, may nangyaring ganito, ano yung magiging response mo? Ayan. So, ano bang magandang unahin? So, budget ba muna? Okay, hindi muna sa budget, mamaya-maya na yun. Pag-usapan natin, halimbawa, meron kang ads, tapos hindi na ganun ka-engaging. So, most ads kasi, hindi yan agad talaga nagbibigay ng results. Okay? So, wag kayong, halimbawa, isang oras po nyo palang nirarun yung ads, tapos parang, ay, parang di naman effective yung tenuro, ganito, ganyan, no? Or one day, isang araw na yung ads mo, tapos wala pa rin results. So, medyo, bigyan mo pa ng time. Alam nyo ba na ang ads, malalaman mo kung effective or hindi after 3 or 4 days pa. Okay? So, meron kasing system si Facebook, yung tinatawag na yung may algorithm kasi yan. Merong may ano pa eh. Kumbaga si Facebook, inaaral pa niya yan. Nasa educational stage or ano bang tawag sa ganon. Pinag-aaralan pa ng system ni Facebook yung ino-offer mo. Tapos, depende pa yan sa ad image mo, sa ad primary text mo, sa headline mo, may impact din yan, no? Then, yung look-alike audience mo, so kung naluto na ba ng maayos yung mga audience mo na yan, kung hindi pa, dapat mag-ipon ka pa ng mag-ipon. Dapat magkaroon ka pa ng maraming messages or website visitors para mas maraming data na makuha si Facebook at maibigay niya sa iyo ng mas maganda yung results na gusto mo. Okay. Now, halimbawa, okay yung ads mo. Di ba? Ito kasi madalas yung ginagawa ng iba. Dito sila nagkakamali, no? Nag-run sila ng ads, okay, effective, okay ang sales, okay ang inquiries, napakadami. Ayan. Yun nga lang, maraming inquiries, no? So, tama ba? Nabanggit ko ba yung sales? Hindi pa. Maraming inquiries, walang sales. Nagtataka kayo, ang daming inquiries, pero walang sales. Anong gagawin dyan? Stop nyo na yung ads. Kahit gaano kamura yung ads mo, kahit ang daming inquiries pero walang sales, eh hindi pa rin effective yan. No, anong gagawin? I-stop mo yung ads mo. Marahil, effective yung ads mo, yung image mo, effective yung headline mo, effective yung primary text mo. So, nakatch mo yung attention ng tao. So, ang gagawin mo dyan, magpapalit ka nga ng marketing strategy. Ayan. Baka marami kang inquiries, pero hindi mo naman nabibigay yung tama na hindi mo na-address yung concern nila, no? Baka hindi ka rin nakapag-reply agad. So, ay assess mo rin yung sarili mo. I-assess mo yung sarili mo na ay baka ang mali is nasa iyo na hindi na dun sa ads. Kasi yung ads mo effective naman, 'di ba? So may mga inquiries. Maraming inquiries, maraming nakukuha ng tao. So possible baka mali yung strategy mo na i-close yung tao. And second, possible na maraming inquiries, kaya ganon, no, walang sales, possible na hindi mo nakuha yung tamang audience para sa'yo. Pwedeng effective nga yung ads kasi nakita na lang, mura, okay yung product, di ba? So, nakaka-curious, pero yung audience na nakuha mo is hindi ganon ka-quality, no? Pwede yon, di ba? So, ang gagawin mo, magdi-detail targeting ka naman. Dapat makuha mo yung tamang audience para sa business mo. Mostly, pagka ganyan kasi, maraming kang inquiries, pero walang sales, marahil ang naging audience mo is very broad. Pwedeng buong Philippines, tinarget mo. Tapos, hindi ka naman nag-detail targeting, hindi mo na narrow down yung iyong audience. So, possible, talagang marami naman mag-i-inquire kasi nga, buong Pilipinas yung ganun ang mangyayari. Okay?
So, itong pangatlo naman, maraming inquiries, okay? Na sasagot mo naman lahat. Nako-close mo, marami kang sales. Ngayon, ang gusto mo mangyari dito, gusto mo pang tumaas yung sales. Ito na yung madalas gawin ng iba na namamali. Ang ginagawa, tinataasan yung budget. Kasi ang paniniwala naman nila dyan, mas mataas ang budget, di ba? For example, 100 pesos per day. Ang nakukuha mong inquiries sa isang araw is 100 people. Ang nako-close mo dyan is around 20%, so 20 people. So, sa 20 people, kumikita ka ng around, sabihin natin mga 5,000, 3,000 per day. So, mga ganon. Or higit pa, sabihin natin 10,000. Eh, syempre, ikaw, syempre, business-minded. So, sa isip-isip mo, pag tinasan ko yung budget nito, or pag dinoble ko to, doble din yung magiging return. Tama ba? Doble yung magiging return, doble yung magiging kita. So, ang ginagawa ng iba, let's say 1,000 ang budget. Ang gagawin 2,000. Okay? Nagigets nyo? 2,000 budget. Kasi yung paniniwala nila, pag tinaasan, or pag dinoble, doble din yung balik. Ang nangyari, nung tinaasan yung budget, biglang humina ngayon yung inquiries. Biglang tumaas yung cost per result. Biglang humina yung sales, konting nako-close. Ngayon, ang nangyayari na doon, mas mataas yung ad cost mo versus dun sa sales mo. So, ano nangyari? Nagkaroon na ng dilema. Nagkaroon ng para nasabotahe yung ads mo. Ngayon, namumroblema ka, paano naman ibabalik sa dati? Binalik mo sa dati, binalik mo yung dating presyo ng ads. For example, from 1,000 ginawa mo 2,000. Then, binalik mo from 2,000 ginawa 1,000. Ganun pa rin. No? Ganun pa rin. Mahina pa rin. Yung sales bumaba, tapos yung inquiries kumonte. So ano nangyari? Nasira mo ang algorithm ni Facebook. So yan ang iiwasan natin. Wag na wag nyong gagawin yun. Yung budget, hindi mo gagalawin basta-basta yan, no? When running an ads. Meron kasing ano yan eh, may momentum kasi na hindi dapat masira. So ngayon, yun yung papakita ko kung paano gagawin. Halimbawa, meron kang ads. So, nandito tayo sa ads manager, ha? Ayan. So, ito yung gawa natin kanina, yung last video. Wala kasing, hindi pa kasi running to. For example, running yung ads na yan. Nagra-run yung ads na yan, tapos nakita mo okay yung results. Ayan. Nakita mo yung ads mo, okay yung results, okay yung sales. Yung cost per results mo is napakababa. Yung amount spent mo napakababa pero ang laki ng sales. Ayan. So nakita mo ganun. Now, halimbawang gusto mong tumaas pa yung sales, anong gagawin? Tataasan ko ba yung budget para tumaas din yung sales? Ang sagot doon is yes. Pero hindi basta-basta na pag naisipan mong taasan yung budget is tataasan mo na. Okay? So ganito gagawin mo. Halimbawa, ang ads mo is running for around 1 week na. And nakita mo 1 week na is okay ang results. Magtataas ka na ba ng budget? Ang sagot is yes. Okay, so for example, ayan, ito yung ad mo. Ayan, so edit mo lang yan. Then punta ka sa campaign. Ayan, campaign. Then, ayan, kung naka-captain, campaign budget optimization ka, nasa campaign yun. Pero kung hindi, naka-off yan, nasa ad set yung budget mo. Ayan. So, since campaign budget optimization tayo, nandito ang budget. Ayan. So, ang gagawin mo dito, naka 1 week ka na, ang gagawin mo, tataas mo yung budget. Ayan. Tataas mo yung budget, pero magkano? Magkano? Yun yung tanong. So, ang gagawin mo, punta ang calculator. Ayan. Calculator. Hindi mo yan basta-basta tataasan lang. So, 299 for example, times 1.2. Bakit 1.2? Kasi magtataas tayo ng 20%. So, tataasan natin ng 20% yung 299. So, magiging 358. So, ngayon,
358. So copy natin. 358 dapat yung ating budget. Yan. So magtataas tayo from 299 naging 358.8. Yan. So ganun po magtaas ng budget, ha. Hindi pwedeng, uy, gusto ko doble kita. Kumikita ako malaki ngayon, gusto ko doble kita naman itong week. Gagawin ko, dodoblein ko yung budget ko. Hindi pwede yun. So meron tayong, hindi pwedeng lumagpas ng 20% yung ating increase sa budget. So tandaan nyo po yan, hindi pwedeng lumagpas sa 20% kasi masisira yung algorithm. Masisira, masasayang lang yung ads nyo, effective na yan. So alagaan nyo mabuti. Ngayon, nag-increase ka, let's say Monday. Hindi, ano ba lang ngayon? Thursday? O, Thursday, ngayon. Then after 2 to 3 days, ayan, pwede ka na ulit mag-increase ng budget. Let's say Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So Sunday, ang gagawin mo ngayon, punta ka ulit sa ads mo, then punta ka sa budget, tataasan mo to ng another 20%. So ito, multiply mo ulit yan ng 1.2. Ayan. So, 430.56. So, palitan natin to. Let's say, sabi natin Sunday na ngayon. So, papalitan mo na siya ng 430.56. Ayan. So, ganun magpataas ng budget. Hindi pwedeng naisipan mo doblehin, triplehin. Masisira yung algorithm. Tataas yung cost per result mo, tapos yung result nung sales mo, possible bumaba din, no? Or baka maging break even, no? Yung bayad mo sa ads, tapos yung kinita mo, ganun din. Kumbaga break even lang, bawi ka lang, no? Or ang malala dyan, talo ka na sa ads, no? Ang konti ng kinikita mo. So yun yung mahirap na mangyari sa Facebook ads. Okay, so I hope na wag nyo nang gawin yung mga ganong mga pagkakamali, mga nabanggit ko kanina. And sana, wag kayong magsawang mag-experiment. No, yung results nyo, nakadepende yan kung paano nyo gagawin, paano nyo papatakbuhin yung Facebook ads nyo. So ako naman ay ginaid ko kayo ng mabuti. No, pinakita ko naman yung mga, wala namang secret sa Facebook ads. So pinakita ko naman yung mga, kung ano yung ginagawa ko. Ayan, pinakita ko sa inyo. Ganun lang yan kasimple. Okay, so saan tayo nagkakatalo madalas? Ayan, usually sa ad image. Ayan, ad image, yung ating primary text. And then, headline. May impact din yan. Then, syempre, yung ating audience. No? Laging tandaan, kahit gaano kaganda yung ads mo, kung hindi naman maganda yung audience mo, hindi mo na-set up ng tama, possible, wala rin makuhang results. And vice versa. Kahit tama yung audience mo, kung hindi naman attractive ang ads image mo, yung text, yung headline, no? So, ganun din. Dapat experiment, dapat maging, hindi naman kailangan perfect eh. So, kailangan lang makuha natin tamang timpla ng ating ads dun sa in-offer nating products or services. Okay, so I hope na maraming matulungan itong video na to, no? So, very clear naman. So, kung medyo nahihirapan kayo sumunod, ulit-ulitin nyo lang po yung ating mga video tutorials. So, again, I'm Mr. Kuripot. Maraming salamat sa mga yan, nag-avail ng course. And I hope and sana, ganun din, maging maganda yung takbo ng mga business nyo. Lalo ngayon, pandemic. So, talagang lamang tayo mga nag-online ads. Okay? So, ayan. God bless po sa lahat. Ingat po tayo.